Ronaline, kasal kayo? Opo. Yung pinagbubuntis mo, siya rin ang tatay? Opo. May tatlo na kayong anak sa kanya, tapos buntis ka pa sa kanya? Opo. Ilan taon na yung tatlong anak mo? Yung panganay ko po, magti-13, yung pangalawa magsi-7, tapos yung bunso ko po, ngayon ay, 1 years old and 8 months. So, pero bago mangyari yan, yung mga bata, nasa iyo lahat? Opo. Paano niya nakuha yung mga bata? Ano po kasi, nag-away po kami nung Linggo po. Linggo ng gabi. Linggong ito? Hindi, 1 week na po. Ako po ang umalis sa bahay, mga 11 po. Ikaw ang umalis, pero yung bang mga bata nakukuha mo sa kanya? Ano po, nandun po ako, umalis lang po ako nung mga 11 po. Pagkatapos namin po mag-away. O nasan yung mga bata? Iniwan mo sa kanya o tinangay niya yung mga bata? Nandun po sa bahay. Pagbalik ko po kasi kinabukasan sa bahay, wala na po sila. Kasama yung mga bata? Opo. Okay, ito ba ay nireport mo na sa barangay o sa pulis? Hindi pa po, kasi gusto ko pong, sabi kasi ng kapatid niya sa mama niya, palamigin ko daw po muna yung ulo kasi baka, dala lang po ng init ng ulo. Okay, pero sa ngayon, nakausap mo na ba siya ulit? Hindi po, ayaw nga niya po akong kausapin eh. May idea ka ba kung saan niya dinala yung mga bata? Opo. Saan? Sa, doon po sa kanila, sa Bicol po. Saan yung sa kanila sa Bicol? Sa Camarines Sur, sa Tinambak po. Okay, nakausap mo na ba siya ulit? Yung anak ko lang pong pangalawa yung nakausap ko. Anong sabi nila? Gusto po kasi ni mama, sumunod po ako doon para mag-usap kami. Kaso lang po, hindi niya po ako kinakausap. Tumatawag naman po ako doon. Pero hindi niya ako kinakausap. Tinatanong ko kung ano na pong plano niya. Wala po. Ikaw ba ay sumubok ka ng kausapin yung magulang niya? Magkausap po kami ni mama. Sabi niya, sumunod na lang daw po nga ako para magkausap kami ng mag-asawa. Ano sa tingin mong gusto niya mangyari? Ba't niya kinuha yung mga bata? Hindi ko nga po alam. May malakas po yung loob niya kasi kunin yung mga anak ko dalhin doon kasi parang gusto niya sumunod lang ako sa kanya. So parang ginagamit niya yung mga bata para mapilit kanya sa gusto niya mangyari? Po kasi wala naman. Kumbaga, ang pinag-awayan po namin ni maliit lang na bagay. Okay. Pero po, para sa akin, hindi po yun maliit na bagay kasi tungkol po yun sa akin eh. Parang sinisiraan niya po ako sa ibang tao na hindi naman totoo. Pero yung pagkuha niya sa mga bata, labag sa kalooban mo yun? Opo. Ayaw mo yung ginawa niya yun? Opo, kasi pagdating ko po sa bahay, wala na po sila dun. Wala na sila? Wala okay, na. Ikaw ba, pinablatter mo na yan? Sa barangay, nung hindi po ngayon. Meron po yung konsepto dito na tinatawag na parental kidnapping, okay? Kahit na siya pa ang tatay ng mga bata, dahil siya itinigay niya yung mga batang nasa poder mo at ayaw niyang ibalik sa iyo at yan ang mga bata at mga minor pa, pwede siyang makasuhan ng kidnapping. So sa mga netizens natin ha, yung mga may sulinaring dyan na yung tatay basta lang tinakbo yung mga bata, meron po tayong tinatawag na parental kidnapping sa revised penal code. Pwede po silang makasuhan ng kidnapping kahit siya pa po ang tatay ng mga bata. So ikaw ba, ready siyang kasuhan ng ganon kung sakali? Para lang makuha natin yung mga bata. Kailangan po. Tilda, nadinig mo na yung usapan dito. May tatlong batang tinangay ng asawa ng aming complainant dito at dinala dyan sa may Bicol, sa area mo? Oo, ngayon ko lang po sir na narinig. Oh, ma'am, pero parang case ito ng tinatawag natin parental kidnapping. Ano po? Pamilyar ho ba kayo sa kaso ng parental opo, sir, kidnapping? Opo. So, opo, sir, may na-encounter opo. Na po kayong ganun dati? Mayroon na po kami na-encounter na ganyan. Ma'am, so siguro... Kaso. Ma'am, siguro alam nyo na kung paano nyo tutulungan ang aming complainant dito. Ano po? Opo. Ma'am, opo, so... Ma'am, pwede bang iasa na rin namin sa iyo pakikipag-coordinate sa barangay o sa police para ma-rescue or ma-recover natin yung mga bata? Opo, Atty. Ngayon po, pakatawag sa akin ni Ma'am Liza. Tinawagan ko agad doon sa barangay Santa Cruz, yung isang barangay Tagawad. Opo. At confirm po nandoon yung si Anthony saka yung tatlong bata. O ma'am, pagsabihan nyo na siya para wag nang itakbo pa yung mga bata o itago kasi lalo siyang mapapahamak. Ma'am, so ano, kailangan bang pumunta dyan yung nanay para maipursue nyo na yung kaso at ma-recover yung mga bata?
Opo, sir. Opo, ato niya. Opo, opo. Kahit anong oras, pupunta po siya dito kasi kasama namin siyang mag-review ng bata. Pwede na siguro na. Ma'am, i-schedule natin ha. Ma'am, makipag-coordinate ka sa ating reporters. Ma'am, makukontak kami sa iyo dyan kung kailan pupunta. Ma'am, pakimonitor mo na lang siguro tong si Anthony Alex Francisco. Baka itangay niya pa yung bata kung sandalin. Paki-advisean niyo na lang po na ibigay niya na yung bata ng mahinahon para hindi na umabot pa sa kidnapping case yung kanyang abutin. Opo, sir. Sinabihan mo naman po yung barangay councilor na sinabihan niya na huwag itakas yung tatlong bata. Ah, sige ma'am, nasabihan na. Okay. Ma'am, paki-record nyo na rin dyan na per your investigation, yung mga bata ay na kay Anthony Alex Francisco dyan sa inyong barangay. Para wala na pong paraan, wala na pong way pa na para ma-deny niya yung kanyang responsibilidad sa mga batang yan at kanyang liability. Opo, opo, attorney, opo, opo. Okay. Anytime po, pumunta dito yung nanay, tulungan namin po maristo yung bata, yung tatlong bata. Sige po. Ma'am, papa-assistihan na rin po namin ang aming reporter. I-schedule na lang po yung pagpunta po ng Camarines Sur. Okay po. Okay po, Ma'am Laisa. Maraming salamat po. Problema po. Chairman. Sir. Sir, kailangan namin sa inyo dyan. Kailangan namin yung tulong mo dito. At total, sabi naman ng MMSWD. Wala this pong problema. Nakausap ko na po yung isa kong kagawad. Siya po ay kamag-anak nitong nasabi. Sige po. And ang sabi sa akin, dinulog niya raw sa opisina ni DSWD officer, Mrs. Ibalya ng Tinambak. And yung lalaki po nandito daw sa zone 7, natutulog siguro pagod. And okay naman daw po yung mga... Chair, medyo tutukan lang natin because seryoso po ang kasong ito ha. Ito yung tinatawag nating parental kidnapping ha. Okay po. Sige pero po. Involved po yung tatay din lang. Kahit po tatay siya, pwede siyang kasuhan ng kidnapping. Opo. Kung ang kustodiya ay talagang nasa nanay, lumalabas po dito, itinakbo niya yung mga bata at ginagamit niya yung mga bata parang ransom niya na para pilitin yung nanay na balikan siya. Eh ang masama ko naman dito, yung nanay ay buntis pa ng 5 months. Siya rin ang tatay, pero gano'n niya tinatrato yung kanyang asawa. So, very traumatic po ito para sa complainant natin. Opo. Bibigyan natin ng kaukulang pansin yan, sir. Sige at po. Nandito naman yung pinsan niyang kagawad ko, first kagawad. And kinunta ko kagad. And sabi sa akin, idinulog niya na raw sa DSWD Tinambak, headed by Mrs. Ibalya. And yung lalaki nandun daw sa zone, sa kanilang lugar, Zona 7, Barangay Santa Cruz, Tinambak. Thank you, Chair. Napakabilis ng inyong action at very much appreciated po yan. Salamat po, sir. Laki po ng pasasalamat ng wanted sa radyo sa inyo at I'm sure very thankful din sa inyo si Senator Rapi Tulfo pag nalaman niya yung thank you very much, sir. Action. Okay. Salamat po, Ma'am. Ano ba ang dahilan? Ba't kayo naghiwalay? Nung linggo, may nalaman po kasi akong kwento daw po niya. Ang nagsabi naman po yung kumari ko na Mars may nabanggit yung asawa mo sa akin sa amin. Parang hindi lang siya na sabi niya pukpok ka daw, sabi. Sabi niya ano? Pukpok daw ako. Pukpok ka. Oo, pero sabi niya sinabi lang din daw sa kanya. Sabi ko, bakit mo pa pinagsabi sa iba kung sabi-sabi lang naman? I'm sure hindi naman totoo 'yon, 'di ba? Hindi po. Kaso lang, parang masakit po ko. Sigaling po sa kanya. Eh bakit binuntis ka pa niya at 5 buwan ka kung yun ang sinasabi niya? Ayoko po sana pumunta dito. Kaso lang, grabe na po. Parang sabi ko galing pa sa'yo. Ang salita na ganyan. Kasi siya pa nagkakalat. Paano ang suporta sa'yo? Paano ka nabubuhay? May trabaho ka ba? Wala po. Ano naman po siya? Responsibilidad naman po siya. Sinusuporta ka naman? Opo. Aso lang po talaga. Yung ko sa kanya, nababarkada, sabi ko, umiwas muna. Ilang linggo lang umiwas, pero Sabado po talaga, hindi ko na siya pinapansin kasi po, parang nakita
may nakita ko na naman po na kasama niya na naman po yung pinapaiwasan ko sa kanya. Na barkada. Opo. Tapos papaservice lang daw. Sabi ko na kahit na service basta iwasan mo. Barkada ba yan o babae, ma'am? Lalaki po kasi kumpare niya. Kumpare din po namin. Pero hindi naman siya like mabisyo ganun. Hindi naman. Ano po? Mayroon din po. Kaso lang hindi naman po nakakaano, kaso lang isa din po kasi feeling ko anong bisyo? Nag-ano po, sabong. Ah. Pero hindi po siya namumusta. Nagtatari po kasi siya. Sige, pabayaan mo at marirecover na natin yung mga bata, ha? Basta't kung hindi niya ibabalik yan, kidnapping ang kaso niya. Okay? Coordinate na lang, may kakausap sa iyo doon, ha? Sasamahan po kayo ng aming reporter, ma'am. Tatawagan na lang po kayo. I-schedule lang po natin yung mga pagpunta po ninyo ng Camarines Sur. And ipapa-assess na rin po natin yung bata at pag-uusapin namin kayo kung ano po yung magiging agreement niyo po or kung ano po yung magiging settlement po ninyo sa bata. Pasasamahan po namin kayo, ma'am, ha? Ma'am Nilda, maraming salamat po. Salamat din po, attorney. Ma'am, ikaw ang magiging ano dito, lead agent dito. Ikaw ang magli-lead nitong operation na to para ma-recover yung mga bata. Okay po, attorney. Okay. Anytime po. Yes po, sige. Sa ating mga netizens, tandaan nyo po yung konsepto ng parental kidnapping. I'm sure marami sa inyo dyan ang may suliranin na ganyan. Paano yun, attorney? Kahit po tatay or kahit tatay. Pwede pong sampahan ng kasong pwedeng kidnapping? Pwedeng kasuhan ng kidnapping. Kunyari, yung custody ng mga bata nasa nanay. Hiniram. Ang usapan, after 3 days, ibabalik. After 3 days, hindi na binalik. Kidnapping na rin yun. Parental kidnapping. Although, ang penalty, mas mababa sa regular kidnapping. Medyo mataas-taas pa rin. At pwede rin siya maperwisyo. Kaso pa rin yun. Okay, kopya. Sige po, ma'am. Kausapin po namin kayo sa kabila, ha? Thank you, ma'am. Salamat po. Salamat. Magandang hapon.